season na nag-champion sila, I think yun yung pinaka-efficient na magagawa nilang strategy. One of these best five series. Harry Potter! Nostalgia trip! Ang ating grupo ngayon dito ang pagbabalik ng mga champions. At ngayon, nagbago na sila ng mga role. Siya ako na ang magiging mage para dito sa Season 3 Champions. And ang side lane na nila, ang off lane nila, ay si parang Disanya. Meanwhile, sa kabila naman, sa Season 3, si Jeff Cutie ang Hayabusa. Pero, bago natin pag-usapan, may panang magagana. There you have it, First Blood. Para sa Season 3, another arrow will connect. May pang stretching na magaganap. And there you have it. Double kill, instant, 1 minute. Ano nangyari doon, Betters? May ask, Simpasayo, Itoselina, Travis talaga. Season 2 champions, they're falling apart. And doon sa may pinakalikod, Disanya na huli pa dito. S3, humahabol, Rio. Makukuwata nila yung kill dito. And that's going to be an abyssal arrow. Not connecting because of the flicker and Pew having the best time dito sa may baba kasi hindi siya kinokontest. Season 3, Jin, looking really strong. Oh man, alam mo naman ang Season 3, eh, kung hindi ako nagkakamali, laging sila ang nananalo laban sa Signal Ultra sa kanilang mga laban after nung championship ng Season 2 champion ng Season 2. Kaya tignan natin kung yung aggressiveness nila ay nandito pa din, especially that they have a lot of pick of capability in their side, especially yung bilis nung heroes nila. Ayun, nung kagaya niyan, the arrow to the stun of the Farsa. Meanwhile, idol talaga mga kids. Hindi talaga magiging idol ng mga kids yan kung hindi mahilig bumaril yan, Kuya Tur. Very flashy play, mga kaibigan. Few just doing work. Ito yung kilala nating Few. Yung nakita nating Few sa brand ngayon, medyo sabihin na natin, naging utility siya, pero if given the chance na buhatin at maging marksman para sa team niya, ito yung mga bagay na magagawa niya. Tets, on the other hand, medyo napasubo sa pagpasok doon. Tets won't get hit by the abyssal arrow and he will survive. Gangster talaga. Dami natin sinabi, pero itong Season 3, gusto talaga nilang bumakbak ng bumakbak eh. Kasi yung rotations nila dito, napakabilis. Meron kang bird form from the Farsa. Lastly has the Tyrant's Revenge. The Hayabusa can back up quickly with the Shadows. And of course, the Selena arrow is there to secure pick-offs after pick-offs after pick-off. Kailangan may iwasan ng Season 3 dito, champions, na tumagal yung laban natin. Kasi habang tumatagal, lalong nagkakaroon ng sustain and damage itong lineup ng Season 2 champions. Ayun, napakabilis, di ba? Pagkapana, pwede airstrike agad si Jay. Alam mo, si Tets dito, medyo nahihirapan talaga siyang magkaroon ng control pagdating sa, in a way, pagdating dito sa may mapa. Kasi yun yung gusto gawin ng Grak niya dito eh. Although hindi siya sinasamahan ng mga teammates niya, there is a thing about Jay and Rio kung bakit sila masakit sa ulo dito. It's because of the stance. Kumbaga nagiging setup na rin si Jay dito para sa isang malupitang pana na actually, converts into a kill. So ibig sabihin dito, Season 3 champions, they're really looking good in terms of just getting the pick-offs. Dun sila namumuhunan and hindi pa tayo nagkakaroon ng isang buong clash dito. Yun yung papansinin mo sa Season 3 champions. They're really pushing yung advantage nila dito in terms of the drive. Totoo, mas kaya nilang umin-out, in-out dito sa laban. Butters, take note, naka-arrival si Kuya Mokiluwash dito sa ating laban. So it really means that they want to dominate the macro play of the whole map. And the dive ka, nakuha nila yung 5 kills. Agad, napakabilis. Sabi nila, gera lang kung gera, walang atrasan. Archangel, Shoryuken, lipad. And there you have it. That is the first tower down para sa Season 3 champions. Meanwhile, fresh pa lahat ng tier 1 tower nila. Wala pang nakukuha ang Season 2 champions. And it's a breath of fresh air, mga kaibigan. Wala tayong funnel nakikita dito. Oh, yun lang, yun yung bagay na masaya ako, walang panel na nakikita dito. Medyo nagiging bland nga yung lasa ng panel meta natin. And right now, pinapakita lang dito Rio, biting off more than he can chew, pero walang magawa yung Lunox ni Yaku dito. He needs to find more items, he needs to find the damage, he needs to skate para mas dito mamaya-maya na Yaku can carry the game para sa teammates niya. Pero ang tanong dyan ay makakapag-farm agad si Kuya Yaku kasi naka-ano siya dito eh, naka-magic worship.
So, ibig sabihin that hindi siya makakapag-farm kaagad kasi hindi siya naka-mystery shop. Meanwhile, si Rio, mystery shop and execute pa rin. Yung execute na yan, yun lang yung patunay na sabi dito ng Season 3. Suntukan na! Suntukan, mga kaibigan! Ito si Yaku, inistanini, o naging butterfly. Pero inabol siya, kinagat na kinuha. Sabi niya, two-time champs! Binato niya, man! Binato niya! Ito, two-time champ. Nakita mo to, two-time champ to eh. Kiloan siya kasi, ninjahan niya na eh. Oo, two-time champ eh. Ang tanong dyan, Batwes, kung papaglalabanin mo ng ng contest ng palupitan ng buhok, sino mas malupit ang buhok? Si Desanya o si Kiluwash? Yun ang tanong. Nakamdam ko, men, isa yan sa mga bagay na kailangan talaga gawin, bigyan ng pansin ng Munton sa pagdating sa championship. Oo. Pabuhukan, Chris. Pabuhukan portion. Oh, pero syempre, ang Season 2, alam mo naman, Batwes, sanay sila sa ganitong sitwasyon. Never nagkaroon ng game na hindi kumambak ng Season 2 champions. Yung ganitong sitwasyon, normal lang sa kanila to. Normal lang, sabi... Ang bida kasi, alam mo ang kwento, di ba, men? Ang bida, talo sa una. Pero bumabawi. Kaso, Season 3 champions, mukhang... ayok pabawi eh. Wala eh, parang sabi ng Season 3 champions, this is for the people in Cabal, this is for the people in the Philippines. This is for everyone who believed. Umaga, sabi, men, tuloy lang, oo. Men, ito din yung isa sa mga advantage na active yung apat na members mo eh. Kumbaga, ang nag-a-adjust dito sa laro nila si si Jeff. Kahit hindi active si Jeff, parang naging active din siya bigla eh. Oo. Active-reactive, no? Parang gano'n, uy, grabe, nagkakanakapan, ladies and gentlemen. Meanwhile, D just using the Chicho Dog to shield themselves. Pero nandito na si Jeff. Jeff Cutie Forever. May training. Nagte-training dito sa top lane. Nahihirapan siya ako pumesto dito. Kaya... And mahirap talaga yung datingan ng ngayon, Turtle ng Lunox. Kumbaga Lunox ngayon really needs the time. Pero wala kasing oras sa ganito. Kapag ka bumabato na ng para si Selena and the turret will go down to the middle lane, babak na dito yung side ng Season 3 champions at pupunti sila dito agad sa may turtle. They will get that objective and they will just try to pressure the map on their favor. Ang daming dito, ang daming abilities ng side ng Season 3 champions para makuha kagad nila yung early lead na nahanap nila kanina. You have the newest emblem on Lusty, the Concussive Blast, na mayroong extra damage yan eh. So, talagang sabi nila, i-utilize natin yung mga gamit natin, yung execute, even the high and dry can help with the early game damage. And talagang ginangster ng Season 3 champion, itong Season 2 champion. 8 minutes na, Butters, and I think klaro na kung sino ang lamang sa game. Right now, kung makikita mo yung mga support sila, you would see the difference, it's night and day. Almost 2k yung lamang dito ni Kufra at ni Farsa. Dun, compared dun sa mga supports dito ng Season 2 champions. So, ibig sabihin, it really says a lot. And nakukuha ng Season 3 champions, halos lahat ng resources sa may mapa. Just because Season 2 champions, wala silang magawa sa lineup nila. Oo! Nahiraman sila, biruin mo, minute 1 pa lang, pinanana ka agad. Ito, isipin mo ha, yung pana, 3 segundo yon. Yung stun ni Jay, 1 second yon. Yung stun ni Lusty, yung knock-up ni Lusty, 1 second yon. 3+1+1, 5 seconds, Butters, na-solve ko yon. Ang tagal 5 seconds, pre. Oo. 5 seconds, pre. Ano, grabe ka naman dun. Pero si Lusty dito, nandito lang siya sa may gilid, ginagawa lang niya yung dapat niya gawin. Masakit. At saka ang mahirap dito ha, yung Season 3 champion, ang nilalaban nila dito ay laging 4-on-5. Minsan nga 3-on-5 lang, Butters eh. Hindi pa kasama si Kiluwash siya kasi Jeff Cutie Forever. Hindi pa siya kasama. Jeff Cutie Forever from RK. Dapat laging sasabihin ganun pag ano, pag sasabihin mo yung pangalan ni Jeff. Laging may ganong tono. Men, yung talong nga ni Jeff eh. Oo.
Yung tanong ni Jeff, napaka-iconic doon. Alam mo, sabi niya, nung pinost ko yun sa may profile ko, sabi niya, tatalon ako nilang ganyan, mas mataas pa. Ayan na. Exciting. Exciting. Exciting, exciting. Magandang statement mula kay Jeff. Ladies and gentlemen, eto na ang season 2 champions. Eto na ang pinaka-favorite nilang gawin. Ang dumipensa. Mga kaibigan, hindi sila tatawaging comeback kings kung hindi comeback ang mga laruan nila. Kaya sabi ng season 2 champions dito, kay Manzin kay Butter, easy lang kayo. Hindi pa tapos ang gera. Sanay kami pero, sa ganitong situation. Pero kailangan natin nalalahanin dito. Production value, ha? Bumababa na tayo. Medyo tumatang person view tayo dito. Nako po, kakaiba yung product. Beautiful. Tumaangges, pang-indie films eh. Isipin mo, nung S1 to S5, drone view lang tayo. Ngayon, ano na? Third person perspective, third person, no? Third person. May ano na, may pa-bird's eye view, may pa-worm's eye view. Oo, paramdam ko, next time, meron na tayong aerial view talaga. Yung tipong kita yung buong mapa sa isang, ano, 360. Oo. Season 6, ano na? What's good, no? Season 6? Eto na yun, Batters. Grabe ang yaman ni Jeff Cutie Forever, man. 9 kyao. Ang kanyang pera dito. And, ano lang, dinidistract niya lang yung Season 2 champions kung saan pupunta eh. Eh yung Season 2, parang nag-quarantine na sila dito sa kanilang base at tinayuan na sila ni Kiluwash. Naku, si Kiluwash, nakatayo na lang. Aba, ultimate si Kiluwash. Sino ba si Perthon yung site? Meanwhile, nasa gilid yung Lord, naharangat ng mag-isa si Kiluwas dito, Mr. 5 Minutes. Nawala ang kanyang immortality, but the tower will fall. Ayun, range na nagpula dito kay Kuya Lasty Kupra. And that's it, another row will connect. Rio, Bulado, tumata na dito mga pew ni Kuya Pew. Pero Kiluwas once again. Ang demonyo, mga kaibigan, nilabas niya na. Sobrang asim ng Season 3. Naubos, namatay yung apat. At natirahin si Jay na lang, Season 2, buhay pa! Ito na naman mga kaibigan, Season 2 champions. Ganito sila manalo at pinaninindigan nila yung estado ng buhay na yon. Parang ganito pa rin yan eh. No? Ganito pa rin ha! Parang walang nagbago! Ganito pa rin eh. Oh, ayan na! Wala. Orange back. Alam mo, pre, nag-PM ngayon lang si ano Coach Panda. We miss you too, Coach. Sabi niya, ano, ito daw brings back so many memories para sa kanya. Yeah. Tapos, na tayo. Coach, mas miss ka namin. Yes, Coach. Tapos na itong lahat na nangyayari sa mundo ngayon, eh, pakiramdam ko, it's time. It's time, Coach. We miss you, man, and we hope to see you soon. But, meanwhile, Butters, wala eh, no? Kahit lamang may Season 3 champions, parang wala naman eh. Parang itong Season 2, alam nila na ano eh. Alam nilang normal lang to eh. Normies lang yung ganito eh. Isipin mo, pwede naman manalo na maagay, pero paano inindigan mo talaga na manalo ka hanggang dulo? Kumbaga, yung Season 2, sanay tayo. Kumbaga, pag naglalaro sila ng basketball, papasko rin muna nila ng 20 yung kalaban nila, tapos hahabulin nila pag third quarter, fourth quarter. Pero naman. Apat yung namatay. kung kailan nasa base yung Season 2, parang damdam ko ito sinabi ni Wolf kanina, yung parang ano, mga unkillable Gushon, unkillable Leomord. Dito, pag nasa base sila, lumalakas yung loob nila, pero pag lumabas sila ng base, humihina. Ito na yun eh. Ito yun. Yung sa Unsparks kasi ano sila eh, comeback prince. Hindi, pakaramdam ko, comeback kings din naman in a way, yung ano, yung Sandsparks. Ito, sila lang yung original. Sila lang yung original. Kumbaga, yung Season 2 champions yung nag-umpisa ng trend. Tapos pinagpatuloy. Pagpatuloy ng daloy. Sige ako dito, biktima talaga ng Das. Lahat ng mga malalayong bagay sa kanya tumatama. Pana, Pendant Airstrike. Lahat sinasaluli ako. Ewan ko, Yako Benya. Nahirapan si Kuya Yako. Kasi si Kuya Jay, alam mo kasi pag si Kuya Jay, pinagamit mo ng hero na may pakpak. Iba yan eh. Hindi naman siya tatawagin ka Jay for no reason. Eh ngayon gamit niya may pakpak din. Si Parsa. Nagiging ibon pa yan.
Totoo. Si Jeff, wala tayong gagawin kay Jeff. Trabaho lang talaga. Ayun, nadaanan yung ibon. Nadaanan yung ibon. Tapos, sige Luwash. Sige Luwash, dito mapipitas na ko. Classic Season 2 Champions. Ito na naman na. Baring Battles. What is this? Bisaan niya dito. Nagkabas sa Paltex. Nagsisil umi-sticker pa. Habang umi-sticker. Habang hero. Umi-sticker pa. Ano kaya mo hindi nagulpi nung early game eh. Umi-sticker pa. Yung dito dog. Nandun sa may gitna. Naku, nagun. Wala. Nag-disengage. Wala, makukuha nila yung Lord. Oh my God. Tours, parang pinapasarap lang ng season. Oh my! Wala, basic lang yan. Oh my glob. Season 3 champions, Jeff Cutie. He was able to get a tower. Pero season 2, they have the opportunity. Oh! Up! Chuk-tak! Boom! Ako napit. Tapos pa si Jeff dito. Tapos palabas yung Lord. Eto na ata yung comeback. Wala nagbago ever since the began. This is it, sabi ng season 2 champions. Huwag niyong papabutin 10 minutes yung game. Kasi alam namin ang gagawin namin pagdating ng 10 minutes. Grabe! Ano nangyayari, Kuya Butters? Wala, ito, Signal Ultra. Playing their game. Si Yahoo kanina, si Restore niya ngayon, naging trace. Wala sa tinamo, tinamaan na naman si Jay. Nag-arrival si Kilowash. Anong nangyayari dito? What is happening? This is Vintage Season 2 Champions, ladies and gentlemen. This is the reason Kings. Pero sabi sa Season 3, hindi na pwede. Hindi maaari yan. Kasi sabi ng coach namin, we studied Signal Ultra talaga eh. Gumanon yung coach namin. Papatalo. Season 3. Min, ito yung masasabi ko ah. They did not study Signal Ultra talaga eh. Oh. Wala! They did not study Signal Ultra talaga eh. Sarang Heyo pa. Yun yung nangyari, Min. Wala akin to. Wala kasi si Coach Pandy. Ay, oo. Wala yun. Wala si Coach Panda. Wala yung nag-aaral, Min. Wala sa picture. Oh. Kaya hindi na ilista. Kaya hindi nila nabantayan si Kuya Pew. Tignan mo yung score ni Kuya Pew. 7-2-4. And with the help of the killing spree, sa ganitong late game, Kuya Butters, dyan mo mararamdaman yung emblem na yan eh. Kasi pang outplay yan. Mm-hmm. If ever pulado ka, tapos may napatay kang isa, pwede kang umoutplay dahil may extra life steal ka. Tama ka doon, that's right talaga. Nakubo, tsaka nakamalefic roll si Kuya Pew. So ibig sabihin, yung Season 3 Champions dito, kapag natalo sila isang clash, pwedeng tapusin sila agad. Mm. Alam mo, Kuya Manjin, ito yung bagay na hindi na-expect ng Season 3 Champions. Pinatagal nila, masyadong uminit yung dance floor. Oh. Na dumating sa court na yung Season 2 Champion, nadamay dun sa init ng dance floor, pero naku, si Jeff! Kamuntikan lang si Kuya Jeff dito. Sabi lang Season 3 Champions, kalma kayo Kuya Manjin, Kuya Butters. Kung hindi nyo matatanong, isa rin kami sa mga naka-witness at nakaranas ng mga games na talagang hard and grind kapag late game. Lagi mong tatandaan ang isang one hit na lang game ng Season 3 Champion, Kuya Butters, against Execration. Ganitong-ganito rin yung sitwasyon na yun. Pawisan, dugoan. Pero alam mo, we will soldier on. Yun nga yung sinasabi nila dito, Season 3 Champions, not really giving Season 2 Champions the space that they need, pero pinipreksa din sila ng Season 2 Champions dito. Who will be the first one to break? Sino nga ba ang mas maganda yung mental fortitude dito? Kasi yun lang nakikita ko dito na kapag kami nag-break o kapag kami nagkaroon ng konting problema at napanghinaan ng loob, yun yung pinakaunang maratalo dito, Kuya Manjin. Grabe, yung intro game pa lang natin, Beno Mano, El Clasico na kagad, ladies and gentlemen. Ito na ang pang ilan na ba to? Pang-anim? Or pang-pitong objective? And mind you, habang pumatagal yung mga objective, mas mahihirapan yung lineup ng Season 3 dito kasi yung mga ganyan, like yung Little Wonder, yung Orange Buff, yung Purple Buff, tumataas yung HP eh. And yung perfect hero para makakuha niyan is the Granger. Wala nang iba pa.
dahil sa crits. So mas mabilis makukuha dito ng Season 2 champions yung objective na gusto nila. Ito pre, ito yung sinasabi ko, Lord talaga yung isa sa mga magdidikta ng laro. Tinamo ko paano sila pumesto, tapos si Jeff nandun sa may taas. Iniiwan nila si Desanya doon para sa wave clear. Kasi yun lang talaga yung magagawa ni Desanya dito. Desanya didn't really have the best game para sa kanya. Pero mukhang sabi dito ng Season 3 Champions, psychohin na lang natin itong Season 2. Kasi mukhang lumalabas na yung Season 2 sa mga lungga nila. And yung Season 3, hindi na sila makuha ng pick up kaagad. Makunat na rin kasi yung Season 2 champion dito, Kuya Batters. Oh man, alam mo, ito ah. Season 2 champions, maganda naman yung mga ano, maganda naman yung capability nila para mang-agaw ng mga bagay-bagay dito. Meron din silang Granger. Pero si Tets kasi, nakabawi na siya, nakakuha na siya ng item. Naku, si Lasty pinilit talaga si Pew, pero hindi kaya. Magkatampi lang din sila ngayon eh. Mainit yung dugo. Mainit yung dugo nila, kinakagat si Kitaring Kiliwash dito, pero kumagat na naman siya para kay Kuya Tets. Kuya Tets, yung gangster, gusto nila kunin yung Lloyd, sino makakuha dito ni Jay? Ang pak ni Jay ang nagwagi, pero Season 2 Champions! Dahil pinag-uubusan sila ang Season 3, si Rio up lang pala ang matay. Pero namatay din si Pew, that is a shutdown para sa isang Granger. Nice steal mula kay Jay and nice pick up para kay Jay Farsa dito. It will give them the opportunity and the space para makaka-comeback and kinumend pa siya ni Kuya Pew, parang Brothers. Nagkahulihan, nagkabatuhan, damage output kung damage output. And in a way, Season 3 champions, they were really, the Lord was really leaning towards doon sa side nila. What you have to think about is, meron kasi retribution dito si Jeff Beauty forever. So mas maganda talaga yung painting sa kanya. Pero last, he tried to get a kill on D para wala naman siya immortality. Nagkamali ako ng tingin doon. Pero he almost got the kill. 1-1-12 dito si D. Doing a great job kasi yun lang talaga yung isa mga bagay na kailangan niya gawin dito. Just control the map and just try to beat si Rio sa pagbigay ng vision. Ngayon, si Rio medyo nag-flatten na yung curve niya dito in terms of getting yung mga kills na gusto niya. Naiwan na siya sa 4-3. With that brilliant early game, parang wala na after nun. Yeah, parang ang damage dito ng Season 3 Champions ay nag-expire at napunta na lang kay Farsa lahat. Tama ba ako dyan, paring Butters? The Lord is now inside the base. Actually, ubos patay agad yung Lord. So, still, Season 2 champions, confident sila sa ganitong klaseng. Sa ganitong klaseng situation, agree ako sa sinabi mo dito. Yung damage ni Rio dito, nawala na. Kumbaga, ang ino-offer niya na lang sa side ng Season 3 champion ay yung arrow in yung sight. Na na-navigate yung Chicho Dog ni D. Alam mo, maganda pa rin naman talaga kasi yung ano eh. In a sense, maganda pa rin naman talaga yung pana kasi one good arrow can actually force a purify for Few or Yahoo. Mm-hmm. And alam mo, yung ginagawang trabaho ni Rio dito, maganda naman. Hindi naman siya nag-fall off in terms of pressure kasi nababati niya nga yung pana niya. Pero in terms of damage kasi, na parang kapag, alam mo yung tipo, kapag bumato ka ng Selena arrow tapos tatalunan mo tapos patay agad, wala na yung ganung effect. Oo, hindi na nila magagawa. Or it's either arrow to the feather air strike ulit. Yung mga ganung bagay. Yeah, even last thing ngayon, medyo nawala na rin siya ng damage dito. Magpo-provide na lang sila ng tankiness. And the further the game goes, nagkakaroon ng onting bawi factor si Yaku. Tignan mo yung score niya dito, ang lakas niya, no? 5-5-5. Oo, totoo yan. Hindi. Ikaw pala yan. Malakas yan. Sige, pagbibigyan ko na. Diyan na rin naman tayo. Pero ang ibig, ang nice lang natin sabihin na dito, di ba Season 2, na-prove na yung Lunox talaga is good in the late game, especially with the Chaos Bolts. And the fact na matataas yung HP dito ng Season 3 Champions, kaya niya ma-burst. Especially with the Concussive Blast ni Lusty on the Emblem, wala siyang kailangan gawin. Kailangan niya magpataas ng HP para mas mataas din yung damage siya. And the more HP na meron siya, the more damage siya pwedeng ma-release si Yaku. Plus, meron pang Last Insanity Ultimate itong side ng Season 3, Season 2 Champions. So I think, unti-unting na babawasan ang option ng Season 3 Champions dito. It's just a good thing na nakuha nila yung Lord kanina.
pinapaalala ko lang mga kaibigan na ito pong MCI Panay Best of 5s po tayo dito, if I'm not mistaken, Manjeet. Oo. Panay Best of 5 tayo dito. Game number 1 pa lang, mag 30 minutes na tayo, and I think this is yung expectations dapat natin. Pero right now, Lusty, humarap siya dito, tumalon, hindi siya kaya i-take down ng basta-basta. Feathered airstrike will be used para isalba si Lusty doon na hindi na siya mahabol. Pero si D, trying to go for J, inaabol siya ng Chicho Dog dito, pero Chicho Dog won't really do that much damage. Manjin, ano nga ba yung kailangan ng gawin ng bawat team dito? Tinamaan si Desanya, wala siya Ferraga armor, and this might actually be a kill, pero may flicker siya. Luckily, fortunately, and he will get out. Walang damage si D masyado eh. Yun yung napapansin ko dito. Grabe, Butters, kagaya nung sinabi mo, game 1 pa lang pang championship na kaagad. Mm. 25 minutes, dalawang game na kaagad to yung nilaro nila. And with this type of playstyle na pinapakita ng dalawang team, parang pwede tayo makita dito ng game 5 na dire-diretsyong ganito. Mm. And this is the third Lord Dance na nakita natin sa game. Naku. Pero I think in late game talaga, season 2 champions eh, kasi Granger to eh. Mm-hmm. Pwede pero you have to think about the Hayabusa din, Min. Ay, oo nga, may Hayabusa diba? Nga pala. So, andali puntahan ng backline. Pero, nagigets ko yung sinasabi mo. Kasi, magkamali lang na isang pwesta si Jeff dito, siya yung sasabog eh. Yeah. Plus, speaking of Hayabusa, Jeff QT, meron pala siya nung retribution. So, In terms of getting the Lord, mas confident dapat ang season 3 champions nakasama yan. So, one good retribution from Jeff can change this game for and I probably give the victory to them. Meanwhile, naglolokohan na lang si paring Last Eight at saka si Kuya Motets on their tanks. Ang tinitingnan natin ngayon is how the players play the map. Sino ang magko-control, sino ang mag-wave clear sa buong mapa. Sino makakuha ng Lord? Napaka-importanteng bagay ngayon ng Lord. Kailangan kinokontesto ng Season 2 Champions. They cannot really afford to give this out way too easily. Kahit sabihin mo may contribution pa yung Season 3 Champions dito, kailangan nyo talaga i-contest yan. Kailangan hindi mabigyan na madali yan. And Tets trying to do the thing na sinasabi natin, pero hindi niya kakayanin yung damage output, mag-isa lang siya doon. Yeah. Pero nandito may front line, tumatakbo na dito sila din, si Desanya. And they're gonna try to kill Kilowash, will get it, pero eto ha, Season 2 Champions, they're still trying to fight this kahit wala na makukuha ang objective. Lastly dito, yung magiging next casualty ata. Look at the damage coming up from Pew. Napakataas, and Pew dito, nandun sa may pinakagilid, is really trying to find the perfect timing to strike. D, getting caught up, he will go down. Napakagandang pick-off mula kay Lusty and nice last hit na ni Kiluwash, sabay TP kagad. Nilakad niya lang, sabay punta kagad sa bottom lane. Season 2 champions, they're now praying for this game 1 life. Tets trying his best to clear the way, pero magpasok dito si Jeff Cutie forever. Meanwhile, Kiluwash pushing the bottom lane. Ito na naman ba? This is another Mega Minion game for Season 2 Champions. Nadepensahan kaya nila to. Popol and Kupa is down. The Lord is here, my minions. Ladies and gentlemen, this is it. Game number 1. Actually, normal hit lang yun.